Umiinom ka ba or may kakilala kang umiinom ng mga gamot na ito? Ito ang mga pagkain hindi mo dapat isabay o limitahan ng pagkain habang nagtitika ng mga gamot na ito. Let me explain. May nabili. Huwag mo isasabay ang pag-inom ng mga antibiotics sa mga pagkain rich in calcium, tulad ng gatas at cheese. Pwede kasing mag-bind o dumikit yung mga antibiotics sa calcium na makikita sa gatas and cheese, forming a substance na hindi kayang tunawin ng ating katawan. Ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging maayos na na-absorb ng katawan natin yung gamot, kaya naman naapektuhan yung antibacterial effect nito. Umiinom ka ba ng Losartan at mahilig ka rin kumain ng saging? Isa sa mga side effects ng Losartan at Captopril ay hyperkalemia. Ito yung pagtaas ng level ng potassium sa dugo natin. At kung sasabayan mo pa ito ng labis na pag-consume ng mga pagkaing rich in potassium tulad ng saging, baka naman tumaas masyado yung potassium mo. At maging sanhi ito ng pagkakaroon mo ng irregular na pagtibok ng puso. Pwede ka pa rin naman kumain ito, wag lang sobra-sobra. Kapag ba sinabi ni Doc na 3 times a day mong iinumin yung gamot mo, ibig sabihin ba nito pwede mo na siyang inumin kahit anong oras basta umaga, tanghali at gabi? Ang oras ng ating pagkain ang pinakamadaling paraan para maalala natin na kailangan na nating uminom ng gamot. Pero dapat mo rin isaalang-alang yung tamang interval or pagitan sa pag-inom ng bawat gamot. Let me explain. Let's take for example yung pag-inom ng ilang antibiotics. Kapag sinabi ni Doc na 3 times a day, ibig sabihin nito, 3 beses mo siyang iinumin sa loob ng isang araw na may 8 oras na pagitan sa bawat pag-inom ng gamot. Sa ganitong paraan, constant o pare-parehas yung level ng gamot sa looban ng ating katawan sa loob ng 24 hours or isang araw. Kapag kasi masyadong magkakalapit ang oras ng pag-inom ng gamot mo, Jai, mataas yung chance na makaranas ka ng mga side effects. Kaya maganda rin na may sinusunod ka na standard na oras sa pag-inom ng mga gamot mo. At para hindi mo makalimutan yung pag-inom nito. Pero kung merong oras na sinabi sa'yo si Doc, sundin mo ito. Inuubo ka ba pero ayaw mong uminom ng gamot? Ito ang ilan sa mga natural cough remedies na pwede mong subukan. Let me explain. Woo. Ang honey o pulot sa Tagalog ay effective para hindi ka sumpungin ang ubo mo. At ayon sa isang pag-aaral, kasing effective ito ng mga gamot na may lamang dextromethorphan o yung DM. Pwede mong ihalo ang 2 kutsarita ng honey sa isang basong may mainit na tubig na may kasamang lemon. Kung ang ubo mo naman ay dahil sa makating lalamunan, pwede kang mag-gargle ng maligamgam na tubig na may asin. Tunawin mo lang ang kalahating kutsarita ng asin sa isang basong may maligamgam na tubig at i-gargle ito. Gawin mo ito ng 2 beses sa isang araw. At kung mag-gargle ka, make sure na umaabot ito sa lalamunan mo. Hindi yung ganito lang. Effective din naman yung pag-inom ng pineapple juice 3 beses sa isang araw. May laman itong bromelain na pwede makatanggal doon sa mucus na nasa lalamunan mo. May laman itong enzyme... Skin care check! Oh! Teh, kuya! Stop this! Huwag niyo pong ihahalo ang mga gamot tulad ng clindamycin at Myra E sa mga cleanser ninyo. Let me explain. Una sa lahat po, dinisenyo ang mga gamot na ito para inumin. Kaya nga siya nakalagay sa capsule. At hindi dapat pinabahid sa inyong mga mukha. Maaari po kasi kayo magkaroon ng allergic reaction kapag hinalo ninyo ang mga gamot na ito sa inyong mga cleanser. At ayon po sa isang pag-aaral, ang topical application o yung pagbahid ng mga antibiotics tulad ng clindamycin sa ating mga mukha ay maaaring maging sanhi ng antibiotic resistance. Kung saan hindi na nagiging effective ang clindamycin para patayin ang ilang klase ng bakterya. Siguro may mga magsasabi sa inyo na ginagawa ko to kasi effective naman. Pero tandaan nyo rin na lahat ng gamot kapag nagamit sa maling paraan ay maaaring mag-cause ng side effects na makakasama sa iyo. Hindi palibhasa maraming gumagawa ay lagi itong tama at dapat mong tularan.